Ano pili mo? Ayan! Itong comics. Ano yan? Ang luma-lumaw. Alam ba magkano presyo nitong lumang to? Hindi. Magkano? $3 million? Yan! Ano, kota na tayo, Lian. Uwi na tayo. Nice doing business with you. Thank you, ha. Thank you. Ay! Hoy. Kita ko yung picture na pinost mo sa Instagram. Daming likes. Oo, oh, yung ano, yung Superman na comics. Oo, oh, binabasok nga rin mga comments. Ang dami rin eh. Nakita ko rin eh. Alam pala ng mga tao na mahal yun pag binenta, no? Ay, oo. Lalo yung mga kolektor. Grabe. Ah, talaga, sir? Hmm. Oh, tatanungin ko nga yung mga kolektor na kilala ko kung alam nila. May kilala kang kolektor? Ay, opo, ma'am. Yung mga kolektor ng basura. Kolektor ng comics ang sinasabi ko, hindi basura. Uy, doon ka nga muna sa kusina. Kolektahin mo yung mga basura. Sir, ang dami ng likes ng pinost nyo. Oo, yun yung pinag-uusapan namin eh. Sabi po sa isang comment, naghahanap daw kayo ng kolektor para may ibenta nyo ng mahal. May kakilala pa akong kolektor. Nak, baka kolektor na naman basura yung kakilala mo, ha? Ako hindi po, sir. Kolektor ng comics yan, ha? Opo, sir. Hindi lang po comics ang kinokolekta niya, pati dyaryo. Kolektor ng comics at dyaryo? Opo, ma'am. Kinokolektay niya yung mga luma, tapos binibenta niya ng per kilo. Nak, sabi ko na nga, ba't kinakabahan ako sa mga pasok nito, eh? Junk shop naman yung sinasabi mo, eh. Oo nga, kilala mo rin? Pepito, nakita ko yung post mo sa IG, ah. Oo, ka nang umano. Kahit anong sabihin mo, hindi ko ibibenta yung comics ko sa'yo. What? Hindi naman yun ang sasabihin ko, eh. Isasuggest ko na ihahanap kitang tutulong sa'yo para mabenta natin yun. Natin? Anong natin? Bakit tayo magbebenta? Oo! O tapos? Well, pag kumita tayo, tiyan, saka mo ako partihan. Wow. Teka, may lilinawin lang ako sa'yo. Unang-una, walang natin. Pangalawa, walang tayo. At pangatlo, walang partihan. Ha? Teka, Pitoy, alam ng mga tao na talagang mahal yung comics na yon. Hindi ba delikado yun? Paano kung pinag-interesan? Diyan pa tayo mapahamak. Eh, ito lang naman ang delikado dito. Ito lang naman nag-i-interest at magpapahamak sa atin. What? Bakit ako na naman? Bitch! Hoy, alam mo na sasabihin mo. Sabihin mo, nakita mo yung post ko, tapos yayayain mo ako, ibenta natin. Ang alin? Sabihin ko lang, baka may natira kayong pagkain, di pa ako kumakain. Tamang-tama para sa'yo, dahil meron pa kaming mga tira. Total, kolektor ka naman ng kanin baboy. Kanin baboy? Hmm. Ay, huwag ka mag-alala. Hindi ko kukunin yung pagkain mo. Ah, sir, ire-remind ko lang po kayo ng meeting nyo mamayang gabi. Ano yung meeting? Sa ano po, Manila Bottlers and Distributors Association po. Sa El Oro Restaurant. Oh, El Oro. Oh, sige, sige, salamat. Eh, Mara, yung ano ba, yung PowerPoint na pinapagawa ko? Kumusta na? Sir, hindi pa po tapos, pero ito na po yung heading. Pati yun? Pakita ko nung ako. Uy, babe, nakapag-canvas ka na pa para sa bubong natin. Sana magawa na yung bubong natin. Eh, hindi pa eh. Ngayon pa lang eh. Ano ka ba naman? Bilisan mo naman. Kasi katulad kagabi, umulan na naman. Nabasa na naman yung mukha ko. Ito yung umulan lang nangyayari yun eh. Pits, oh. Magpapaalam sana ako eh. Oh, bakit sa lakad mo? Bibilisan ako materials para sa bubong namin. Alas 5 nagsasara yung hardware. Baka 4:30 pwede na ako malis. Oh, sige, okay lang. Tapos naman yata trabaho mo eh. No? Ay, nako, hindi pa, sir. May mga pinapa-photocopy pa ako dyan, no? Ba? Ano, makakontra ka lang. Iyan mo na. Sige, mauna ka na ako ng gagawa, Padre. Pasalamat ka. May mga kaibigan ka dito. Oo, ikaw wala. Okay na to. Sige, tapusin mo na lang. Yes, sir. Pepito, my friend! Uy! How are you today? Okay lang. Mr. Carlos, sabi lang ako dito. I'm sorry to stop by and announce, ha? Kasi I was in the area and I said to myself, I should visit my friend and bring him the best wine. Because the best wine should be given to the best friend. What? Saan ba ito? Wala lang. Kailangan bang may reason para bisitahin ka? Hindi naman ah. It's a sign of love and respect. Hindi, kasi yung mga ganyang klaseng regalo galing sa mga taong kagaya mo, sigurado may dahilan yan eh. Hindi naman ganun lagi eh. That's not true. Ikaw naman oh. Pepito, my friend. This is for you. Ito na sinasabi. Mr. Carlos, makinig ka ah. Mangungutang ka, no? At malaki utangin mo, no? Actually, yes. Ano ba nalang? Yan ang problema, oh! Pareho kayo! What? Oh, samahan niyo ako bukas, ha? Mamimili tayo. Apa, ma'am.
Nako, magpapasko na naman. Tataas na naman mga bilihin, lalo yung pagkain. Ma. Talaga po? Nung marinig mo magtataas yung presyo ng pagkain, nag-alala agad. Ay, ma'am, bakit din lang po tayo bumili ng marami bago magtaas yung bilihin? Para makapag-stack agad tayo, di ba? Yan nga yung bala ko eh. Sige, marami na lang bibili natin. Aba, mukhang maganda ang suggest mo ngayon ah. Oo naman, no? Tapos, ma'am, pag tumaas yung bilihin, tsaka natin ibenta. Oh. Okay na eh. Mahal, bili po tayo maraming chicken, tsaka beef, tsaka pork. Bibili tayo lahat niyan. Huwag ka mag-alala, hindi ka magugutom. Ay, mali pala ako. Hindi ka pala nabubusog, pero lagi kang gutom. Kasi lagi kinakasal yung kapatid mo. Tinan mo lang kasi mangap lagi sa'yo. Ay, kaya ko pangitiin yan. Hindi kaya, lagi mo ako inaasar eh. Ay, Diyos ko. Ikaw. Yan, hindi mo papangiti, wala na. Wait lang. Oh? Wala, ito na. O tara, ayokin na to. Selfie na tayo lahat. Selfie? Ah! Dali! Ayan na. Good evening, fellow members! Mr. Carlos, huh? Salamat doon sa binigay mong wine. Oh, sure. I'm glad you like it, ha? Huh? Oh, kumusta ka, kumusta? You guys are looking good, Padre. Uy, doon. Thank you doon sa wine na sinend mo, ha? Oh. Kita mo naman, ha? Yes. Huh? There's more where that came from. Expect yan. Para sa iyo. Yes. Kulang pa nga yun. Okay. Hello, Magda. Oh, how are you? Thank you, Mr. Carlos. Kumusta, kumusta. Thank you, thank you. Thank you very much. I'm hungry. There's more. Oy, kumusta, ha? Napadala mo kayo? Thank you. Ha? Lahat dapat para sa inyo yun eh, Padre. Ha? Kumusta? Oy, Mr. Chairman. Ha? Marami pa tayo yan. Oh, Marigo. Ha? Mas, kumusta ka na? Mr. Ha? Carlos, ang sarap ng wine, ha? Ay, bakit ka mo? Salamat. Oy, para sa'yo talaga yan. Masarap para sa maganda. Hello, Donna. Kumusta? Lahat pala, binigyan mo ng alak eh, no? Aba, siyempre. Iba tayo eh. Change me. Alanti tayo eh. Iba tayo. Good evening, fellow members. Welcome to our monthly meeting. Gaya ng dati, bago matapos ang taon ay pumipili tayo ng bagong chairman ng events committee para mag-handle sa lahat ng events and promotional campaign for the coming year. And tonight, sisimulan na natin ang pag-denominate ng mga candidates at pwede rin mag-volunteer kung sino man ang interesado sa posisyon. I respectfully nominate Ms. Magda Sanchez as chairman of the events committee. Mr. Chairman, with all due respect, I respectfully nominate myself. I volunteer to be chairman of this committee. Alam mo naman, chairman, nasa puso ko yan eh, public service. Ang pagtulong. And I'm sure lahat kayo tutulungan niyo ako. Hindi lang sa magaling ako. Para rin marami tayong wine! Wine! Sabi ko na may ibig sabihin yung regalo mo eh. May epekto naman sa'yo, di ba? wala naman. Wala. Bitch! Oy. Dinalaan kita ng kape. Kape ka muna. Salamat. Okay. Op! Init, ha? Asan na yung sandwich? Anong sandwich? May kape ka, wala kang sandwich? Eh, ikaw nagdala na itong kape. Oo nga, sinagot ko na yung kape. Dapat sagot mo yung sandwich. Saan ba galing to? Sa pantry. Oh, sa pantry. Eh, sa kumpanya yun, di ba? Eh, di ako rin nagbayad noon. Paano mo sinagot yun? Ah, sige, sige. Bigyan mo lang akong pera, bibili ako sandwich. Sir, excuse po, may bisita po kayo, si Ben daw po. Ah, si Ben, pasok, pasok. Morning, Sir Manaloto. Oo, yes. Oh, so, hello. Ben, si Patrick. Patrick, ay, si Ben, kaibigan ko yan. Si Ben yung ano, yung dealer ng comics. Siya yung tutulong sa akin sa magbenta ng... Naalala mo yung Superman ko na comics? Oh. Oh, siya yung tutulong sa akin. Oh, nakuha ko yung text mo, ha. Ano, may buyer na ba? Ipinakita ko na yung picture ng comics mo. Oh. Gusto nila makita yung actual merchandise.
Tsaka willing sila magbayad agad. Ha? Talaga? O, paano? Sasamahan mo ba ako? Oh, sure. Nag-offer na nga sila eh kung magkano nila kukunin yung comics mo. Oh, magkano raw? 120. 120,000? Ang mahal naman, no? Hindi 1,000. 120 million. Bakit ang mahal naman, no? Sir, paano po ba nagkakaroon ng value ang mga comic books? Well, depende po yan sa ilan na-publish po, na-kopya. Depende rin sa kung ano nangyari sa loob ng comic book. Halimbawa kung may namatay or first appearance. Kung mataas yung demand and mababa yung supply, tataas siya. Sir, ano naman po ang pinakalumang comic book na nag-exist ngayon? At ano po yung value nito? So far that I know, yung Action Comics number 1, first appearance ni Superman, nabenta siya sa auction mga around $2 million. Grabe, ma'am! Ang dami nito, ah! Para hindi tayo maubusan. Si ma'am talaga, para kayong nagpapanik bayan niyo porkit alam yung tataas ang bilihin. Parang gano'n na nga. Ma'am, ano po yung panic buying? Kasi yung alam ko po, pag nagpapanik, natatakot, di ba? Panic buying, ginagawa yon pag tumataas ang bilihin. Tama siya! Sa wakas. Kasi nga, tumataas, kaya papanik ka para maabot mo yung bibiling mo. Kaya panic buying. Ayun ba yun? Umalis ka nga muna rito! Hindi ka nakakatulong eh! Ikaw, Maria, baliktarin mo ngayon niluluto ko at nasusunog mo. Ano po yung babaliktarin ko? Isda! Ay, yung isda at dais. Anong dais? Sabi niyo po baliktarin ko yung isda at dais. Hindi kasi dais. Ano? Ano ka ba naman? Adsi. Ah, adsi daw, ma'am. Suko na ako. Kain ng mala dito. Tama naman, adsi. 120 million? Ganun mo kamahal na benta yung comics? No. Ha? Laking pera nun na. Talaga palang mahal yun? Eh, oo. Kaya lang, parang nakukonsyensya ako. Kasi parang hindi ko naman pinagtrabahuhan yun. Parang wala naman akong ginawa para makakuha ng ganun kalaking pera. Eh, pero hindi mo rin naman nakuha yun sa masamang paraan. Eh, talagang nagkataong nandun lang yun sa bag. Oo nga, pero iniisip ko kasi baka kung iba nakakuha nun, baka mas nagamit niya yung pera. Sa bagay. Ano iniisip mo? Eh, kung gamitin kaya natin yung pera para makatulong sa iba. Maganda yan. Oo. Eh, kaso baka naman abusuhin ka lang. Alam mo yun, yung tipong hindi naman talaga totoong nangangailangan, pero lalapit sa'yo. Hindi, di ano. Isikreto na lang natin. Hindi naman laki lang malaman ako yung tumutulong, di ba? Mas maganda. Parang ano lang. Pits! Pinapunta mo raw ako. Ay, oo. Oh, di ba naikwento mo yung bubong nyo, pinapagawa nyo, Janice? Ay, oo. Oh, nag-canvas na ako ng materials. Malapit na rin ako makaipon ng pampagawa. Okay ba? Oh, eto na. Ito na gamitin mo. Ano yan? Oh, dami na ito ah. Eh, okay lang yan. At yan ang gamitin mo. Pambili ng materyales, tapos kumuha ka na ng taong gagawa para hindi ka na mag-absent sa opisina. Pits, nakakaya. Hindi, ano ka ba? Tumulong ka naman sa akin pa. Sinamahan mo ako na para maibenta yung comics. Balato ko na sa'yo yan. Nakakaya talaga, Pits eh. Uy, ano ka ba? Tanggapin mo na. Ikaw naman pa na... Eh, nakakaya, nakakaya. Eh, nakakaya naman talaga, pero sige, salamat na rin. Uy, salamat. Hoy, Dede! Diyan ka mahiya, akin yan eh. Sorry. Di bali na, sa'yo na. Kakahiya naman sa'yo. Toy. Oy. Ito oh, tumitingin kasi ako ng mga grupo na tumutulong sa mga nangangailangan. Marami naman. Tapos nabasa ko yung kwento ng mga taong natulungan na nila. Ay, okay yan, baka pwedeng dyan lang tayo pumili na matutulungan. Paano? Tignan natin, basahin natin yung mga problema nila. Tapos kung sino yung tingin nating nangangailangan talaga, edi yun ang piliin natin. Pwede. Basta lamang, iniisip ko nga rin mag-ikot-ikot eh, para baka sakali may makita tayo ng mga nangangailangan talaga. Edi, tulungan natin. Pwede yan. Kwentahin natin kung magkano yung ibibigay. Pero dapat depende sa problema. Oo, dapat. Uy, nga pala, meron akong kakilala na nangangailangan, baka pwede mong tulungan. Nangangailangan talaga? Oo, nangangailangan ng kwentuhan. Anong kwentuhan? Ay, pitay naman! Ay, bakit? Pangangailangan naman talaga yun, di ba? Oo! Ito naman. Oo, yun na ba yung mga ipamimigay mo? Oo. Buti naman, nagpatulong ka na.
Eh, naisip ko kasi, hindi lang naman ako mag-isa ang gumagawa nito. Itong pamilya natin ang gumagawa nito, kaya dapat malaman din ng mga bata, di ba? Maganda yan. Pero basta, walang ibang makakaalam, anak, ha? Oo, opo, tay. Ilan na ba nagagawa mo? Eh, nakakasampu na ako. Dinedepende ko dun sa pangangailangan ng taong pagbibigyan namin na nakita namin ni Chito. Pepito, my friend! What's going on? Ha? Meron kayong itinatago, ah. Kami? Wala. I mean, forget that. Tungkol sa hinihiram ko, kung may panahon na kayo ngayon, baka I can tell you my story? Ano ba yun? Well, kasi meron akong gustong taong tulungan. Eh, awang-awa ko talaga sa kanila dahil talagang nangangailangan sila. Wala naman akong magawa. Nangangailangan? Mm-hmm. Paanong tulong ba ang gusto mong gawin? Well, siyempre, yung maitutulong ko sa kanila, basically monetary. Eh, yun lang talaga ang magagawa ko para sa kanila na ma-appreciate nila. Ito nga, oh. Gumawa ko ng listahan. Dami naman ito. Dami. Oh. Pati si na baby, si Maria, si Robert. Pati si Patrick nandito. Ano ba listahan to? Malistahan ko ng mga utang niya sa amin. Utang niya sa inyo? Opo, sir. Kasi binigyan namin siya ng ultimatum na kapag hindi siya nakabayad, papabarangay namin siya. Eh, babae naman talaga ako eh. Nagipit lang ako. As a matter of fact, kaya ako nandito, naghihingi ako ng tulong kay Pepito. Naku, bakit hindi kita matutulungan dyan? Sorry. Tatanggap naman ako ng cheque. Naamoy ko may cheque dyan sa briefcase na yan eh. Sige na, just write me a check and I'll be on my way. Wow, tindi mo. Nakakaamoy ka ng cheque, ha? Yan ang pinakamahirap. Pag ikaw na walang... Uy! Didee! Uy! Ay, Elsa! Saan kay galing? Ay, naku, mamimili sana kami ng ulam. Ang kaso, nakausap ko yung guard natin. Mawawalan daw tayo ng kuryente dito sa subdivision. Tatlong araw! Kaya hindi na kami tumuloy mamili. Mawawalan lang ng kuryente, hindi na kaya tumuloy. Elsa naman, tatlong araw walang kuryente, papalitan daw yung transformer ng poste natin. Eh, paano yan? Mamamalengke ako. Pagkatapos wala namang kuryente, eh di nasira lahat ang ulam sa ref. Ma naman, paano naman masisira yun? Eh, puro daing at tina pa lang naman yung binibili mo. Hindi mo maingay dyan. Ganun pala katagal mawawalan ng kuryente. Masisira yung mga pinamili ko na sa ref. Ang dami pa naman nun. Nakapagluto ka na ba? Oo, bakit? Ay, tutulungan na lang namin ikaw na maubos yung mga ulam nyo. Halika na! Dito na kami kakain! Halika na! Tay. Oh. Nakita niyo ba itong post na nagwa-viral sa Facebook? Anong post? Yung bombero nagkwento ng tungkol sa, ano, Guardian Angel. Guardian Angel? Oo. Oh. Ito tayo. Sabi, hirap na hirap daw siya dahil kailangan operahan yung anak niya. Tapos may nakita siyang bag doon sa upuan ng trap. Tapos yung nakasulat doon, yung pangalan niya. Pagbukas ng bag, may cheque sa halagang 500,000. Naalala mo yun, tay? Oo, oh, yun nga, di ba yung narinig natin nagkikwento sa restaurant tapos sinunda natin? Oo nga po. Guardian Angel ang tawag sa inyo ng tao. Oo nga. Pinost niya pala talaga, ha? Eh, dapat, siguro... Lalong hindi tayo mag-ingay. Atin-atin lang to, ha? Oo, sige tayo. Pitoy. Oo. Oh. Nakita mo na ba to? Oo. Oh, yung Guardian Angel, eh. Pinakita sa akin ni Chito yan, eh. Yan yung kinikwento ko sa'yo na ano, yung bombero na sinunda namin tapos tinulungan namin. Oo, natatandaan ko nga eh nung nabasa ko. Guardian Angel ka na pala ngayon. Tingin lang nga muna natin yung Guardian Angel niyan. Bakit muna tayo sa taas? Bakit? Ang bango mo eh. Gusto mo ba makarating sa langit? Pero bida naman. Good luck. Thank you. Good luck, Miss Sanchez. Attention members. Ngayon ay bibigyan natin ng pagkakataong magsalita ang mga nominees. Isa lang ang nominee, yung isa binoto sarili. Unahin na po natin ang nominee na si Magda Sanchez.
Hello po. First of all, I would like to thank all of you who are supporting me at syempre dun sa mga nag-nominate sa akin bilang chairman ng events committee na ito. Actually, napakaganda po ng posisyon na ito because as chairman, you will get to organize campaigns para po sa committee and at the same time, get to meet other possible clients na makakatulong sa inyong mga personal businesses. But at the same time, napakalaki rin po nitong responsibilidad kasi kailangan i-promote ang association lalo na sa international market at syempre dala-dala ang ibang member companies. Now, I assure you that if you get to choose me as chairman, I will continue to promote and to support yung mga present projects ng present leadership. And of course, gagawa rin po ako ng sarili kong mga proyekto na makakatulong sa ating association. Thank you very much po. Thank you, Ms. Sanchez. At ngayon po ay painggan naman po natin ang isa pang nominado, Mr. Jerome Carlos. Manoloto, you're going to love this, ha? Mr. Carlos? My dear friends, fellow members, magandang gabi sa inyong lahat. A beautiful speech pa nga pala, no? Congratulations. Alam niyo, I actually brought a prepared speech tonight, no? But this time, siguro mas importante yung I speak from the heart. Alam niyo, of late, meron po tayong nababasa at nakikita sa internet lalo, no? Na meron pong isang tumutulong sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan, may gininto ang puso. Ang maganda po doon, itong taong pong ito wants to remain anonymous. Napakabuti di po ba? Ayaw niya pong malaman na siya ang taong tumutulong. Now that is humility, integrity beyond reproach. My dear friends, gusto kong malaman ninyo na ang taong ito ay nandito po sa atin ngayon. He is amongst us, one of our dear members, na handa pong tumulong hindi lang po sa atin, kundi sa maraming tao. Siya po ang tinaguri ang guardian angel ng media. Ito po ay walang iba, kundi yours truly. Simula yung brown out. Kanina po. Kanina lang? Eh, bakit parang nasira agad yung mga pinamili natin? Oo naman, parang naamoy ko pang parang bulok na eh. Ang pilis na mamabulok ng karne. Sayang. Hmm. Eh, ma'am, parang nangamoy ito nung binuksan ni Robert yung ref eh. Naamoy mo? Wala naman. Ay, naku, ilabas nyo nga muna lahat at alamin natin kung ano pwede lutuin. Eto, ma'am. Parang hindi naman sira eh. Ito nga ma'am, nag-yelo pa oh. Parang wala naman dito yung mabaho eh. Wala namang amoy sira eh, mami. Kaya nga eh. Ano ba yung nangangamoy nga? Ma'am! Ay! Yung pala yun? Ang alim! Yung nangangamoy! Hindi naman eh. Ay, kasi nasanay ka na! Alisin mo dito yan! Oo nga, lagi mo na lang sa ref, parang hindi mangamoy! Pakalagyan. Ay! Ano ba? Ay! Akalain mo yun, kapal ng mukha, hindi mo lang nahiya. Eh, alam na alam niya naman hindi talaga siya yun. Grabe. Ano
Anong ginawa mo? Eh, wala nang gagawin ko. Alam mo, tumayo ako doon. Magpakilalang ako yun, di ba? O, eh, paano? Hindi mo nalang sasabihin sa lahat na ikaw talaga yung tunay na guardian angel? Hindi na. Nakakahiya naman. Paano kung yung Carlos na yun ang manalo dahil sa kasinungalingan niya? Eh, problema niya na yun. Alam naman, lumantad ako dahil lang doon. Basta ako, itutuloy ko na yung ginagawa ko. Eh, ikaw bahala. Basta ako, susuporta ako sa'yo lagi. Salamat. Tay. Oo. Ito mo ba to? Meron ng sariling Facebook page yung mga natulungan ni Guardian Angel. Oo, oh, nakita ko na yan. Kaya nga dapat lalo tayo mag-ingat. Lalong dapat din na malaman na tayo yung gumagawa nun. Ayaw mo pa rin sabihin? Oo. Oh. Kaya ka lang magpapa-interview ko bukas. Ano? Ano interview? Eh, ayan o. Guardian Angel. Lalabas sa isang interview. Ba yung mukha na ako po doon? Oh, hindi. Bakit? Si Guardian Angel yun. Binigyan ako ng cheque, 100,000. Grabe, ang maraming laki niyan. Para? Para sa akin. Pepito? Uy! Hi! Miss Magda, anong ginagawa niyo dito? Ah, nag-coffee lang ako dyan. Ah, coffee. Maganda. Diyan na-relax kayo konti. Alam mo ba kung saan ako nag-coffee? Saan mo? Kung isang karinag kape. At alam mo ba, nagkataon, nandun din si Guardian Angel. Naglagay siya ng cheque sa loob ng sobre. Aha? Si Guardian Angel? Andyan? Si Guardian Angel? Huwag ka na mag-deny, Pepito. Nakita kita. Ikaw si Guardian Angel. Ako? Ako hindi ako. Palabiru pala kayo. Paano maging ako yung si... Pepito, nakita kita. Sige, aminin ko na ako ngayon, pero pwede yung... Huwag nyo lang ipagsabi sa iba. O sige. Pero matanong ko lang, bakit mo ba ginagawa yun? Gusto ko lang makatulong dun sa mga totoong nangangailangan. Pero, di ba, hindi naman na kailangan malaman na ako yun. Tumutulong sa kanila. Pero paano mo pinipili yung mga binibigyan mo? Iba-iba ho eh. Yung iba sa internet. Yung mga yung nasa Facebook fanpage na ginawa nila. Yung iba naman, kagaya yung waiter kanina eh. Narinig ko, nagkikwento ng problema dun sa kasamahan niyo. Eh. Yung naisip ko, bigyan na rin, tulungan na rin. Alam mo, maganda yan ha. Pero hindi ba kiniklaim ni Carlos na siya si Guardian Angel? Papayag ka ba doon? Bahala na ho siya. Konsyensya niya na ho yun. Paano kung wala siyang konsyensya? Yun lang. Pero pwede ba makiusap? Ano yun? Baka pwedeng atin-atin na lang to, ha? Hindi na makalabas sa iba, hindi nyo na maikwento sa iba. Sige, naintindihan ko. Salamat. Gusto niyo magkape? Di ba kakakape pa lang natin dalawa? At hindi naman ngayon. Bukas o sa ibang... araw ko. Okay. Members of the press, maraming salamat po sa inyo lahat for coming na today. And I will now take your questions. Guardian Angel, pwede mo ba na malaman ang tunay mong pangalan? Ang tunay ko pong pangalan ay Jerome Carlos, JC. Ano po ang nagtulak sa inyo para tumulong sa kapat maging Guardian Angel? Alam niyo po, hindi na ako kailangan itulak pa. I do not have to be pushed para po gumawa ng maganda at mabuti. Matagal lang po akong ganyan. Ako po ay sumulat sa pool, may puso na po para sa ating mga kababayan, lalo na po doon sa mga nangangailangan at naghihirap. Gusto ko po talaga silang tulungan. Lagi po yan, lagi. Bakit nung una ayaw magpakilala, tapos ngayon, nag-decide kayo magpa-interview? Alam niyo po, napakagandang tanong niyan. Matagal ko na po itong ginagawa.
Eh, katulad ho ng iba, eh, katulad nga ho sinabi ng Biblia, do not let the right hand know what your left hand is doing. Mas maganda po yan. At hinihintay ko na lang po ang grasya ng Panginoon Diyos na siyang magbibigay sa akin ng pasasalamat. Hindi naman po ako naghihintay ng papuri. Gusto ko palang gumawa lang ho talaga ng tama at mabuti para sa ating kapwa. Pero lately, meron pong lumalabas na impostor na nagsasabing siya daw po yung guardian angel, siya daw po yung tumutulong. Eh, yun po yung kinasama ng loob ko. Yung mga ganun pong nagkukunwari at nagpapanggap. Hindi po tama yan. Ako po ay laging sa tama lamang. No? That's why I decided to come out in the open at aminin po sa inyo na ako po ang guardian angel na yun. Hindi kaya isa ka sa mga impostor? Impostor? What are you talking about? Mr. Carlos, why don't you tell them how you are deceiving all of us? Me? Deceive you? Kahit kailan, wala po akong niloko sa buhay ko. Lahat po ng sinasabi ko sa inyo ay katotohanan. O sige, ganito na lang. Tignan natin kung masasagot mo yung mga tatanungin ko, okay? I was at a coffee shop sa isang mall at nakita ko nakatanggap yung waiter ng isang cheque na nilagay sa loob ng sobre. Anong mall ito at anong pangalan ng coffee shop? Nilagay ko yung cheque sa isang coffee shop inside Unimall. Sorry, hindi doon. Actually, I was just testing you. Nakausap ko na yung sekretary mo. According to her, nasa Cebu ka. So, imposibleng nandun ka para ilagay yung cheque sa sobre, which means imposible rin na ikaw ang guardian angel. Ladies and gentlemen, this man is an imposter. How do I know? Dahil kilala ko ang tunay na guardian angel. Hindi ko lang masasabi sa inyo because I promised him that I will not reveal his identity. What can you say to that, Mr. Carlos? I guess not. Grabe yung kagabi, no? Napanood niyo ba? Ahiyang paya si Mr. Carlos. Nag-walk out tuloy. Eh, kasi naman, gawa-gawa siya ng kwento. You know, I never liked that man. Si Guardian Angel, ayaw mo rin? Well, he's okay, but hindi naman ako fan niya. Talaga? Oh, at saka hindi ko sinusundan yung mga post tungkol sa kanya. Tommy D666! Yes? Ikaw yon ano? Yes. Well, I mean, no. What? What? Huwag ka nang mag-deny. Tommy D666, ikaw yung post ng post doon sa page ni Guardian Angel. Yung hingi ng pera. Iba-iba yung kwento araw-araw, tapos hingi ng hingi. Oh, sasabihin mo, hindi ka fan. Hindi ka nga tagahanga. Tapos si Guardian Angel hiningan mo. Ang pangalan mo, 666. Eh, tsaka ano yung, ano yun, D? Demonyo? Pumasok na ang lahat ng mga boto ng mga members. Pero at this point, hindi na kailangan yun. Before we announce the result, Mr. Carlos, meron ka bang gusto ipagtapat? Ako? May pagtatapat? Wala. Anong pagtatapat ko? Full disclosure sana, Mr. Carlos. Full disclosure? There is no need for full disclosure. Because there was never a concealment from the very beginning. Mr. Carlos, sana sabihin mo lang kung bakit ka nag-resort sa ganung tactics for the position. Sabihin mo sana lahat. Tactics, me? It's not in my nature. There is no need for full disclosure because there was never a concealment. There was never a concealment! There was never a concealment! Walk out na naman. Miss Magda, dahil disqualified si Mr. Carlos, by default, ikaw ang nanalo as chairman of the events committee for the year 2017. Teka lang po. I think pagkatapos ng lahat ng nangyari, I think talagang kailangan may full disclosure para malinawan kayo. What do you mean? Hindi ba nung in-interview ako ng isang gabi, ang sinabi ko, kilala ko kung sino ang tunay na guardian angel. At talagang kilala ko po siya.
Palagay ko siya talaga ang nararapat na maging chairman natin dahil sa napakaganda ng puso niya. Actually, ni-request po niya ako na huwag kong sabihin kung sino siya, na huwag i-reveal ang kanyang tunay na identity. Pero kailangan po ninyo siyang makilala. Mga kaibigan, ang tunay na guardian angel, si Mr. Pepito Manaloto. Sorry, Pepito, ha? Hindi, okay lang. Talaga nilang malaman eh. Okay lang, Ms. Magda. At may gusto lang akong sabihin. At gusto kong malaman nyo na hindi ko ginawa yun para makuha tong posisyon na to. Kaya ko ginawa yun kasi para sa akin yun, huwag tama eh. Kaya kung pwede lang sana, sa atin na lang to at walang lang makakaalam. Sekreto po natin to, pwede po ba yun? Mga kasama, ang ating bagong chairman, Mr. Pepito Manaloto. Hanggang ngayon? Hinahanap pa rin nila yung totoong Guardian Angel? Talaga? Sino nga kaya yun? Ako, kilala ko si Guardian Angel. Talaga, be? Oo! At nandito siya sa loob ng opisina natin. Hala? Sino? Sabihin mo na! Ang Guardian Angel ay walang iba kundi si... Sandali lang. Siya. Yan? Eh, paano naman magiging yan? Eh, di ba nga milyonaryo nga si Guardian Angel? Ano ka? Vincent, gwardya siya. Pangalan niya Angel. Kaya, gwardyang Angel. Angel, pwede ka na dito sa Elsa, ang aga ng Pasko mo ah. Naku, totoo niyan. Kailangan ito lahat dapat Pasko pa talaga. Eh kaya lang, masisira dahil nga walang kuryente. Ayan, niluto ko na. Ay, oo nga naman. Everybody, ano? Food. Let's go, guys. Ay, come on. Bongga talaga ng party ni Sir, no? Sila talaga nagpapalit. Muna. Come on. Vincent. Uy! Dala mo na ba yung mga plastic bag natin dyan? Alin ba? Yung pagbabalutan ng mga take-out natin? Of course. Alam mo naman ang bakla. Always ready. Yan! Nagustuhan ko sa'yo. Ma'am Elsa! Hello, Ma'am Elsa. Uy! Uy, kain na! Kumain na kayo. Huwag sana umulan doon, no? Alam mo, be, kahit umulan pa yan, pwede na tayo umuwi. Tapos, patutulog tayo ng malimbing. Kuha na kasi yung bubo. Talaga, be? I love you, be. I love you, be. Ano? Oh, okay ba? Oo. Oh. Sarap. Dami mong pinamili, Elsa, ha? Siguro kilala mo si Guardian Angel, no? Ha? Huh? Eh, hindi. Anong hindi? Eh, balita ako, nagkita kayo sa langit, ha? Diba? Kala ko yung ginito. Yun lang yung kwento. Merong kasabihan tungkol sa pagbibigay. Yun daw ginagawa ng kanang kamay, eh hindi na dapat malaman ng kaliwa. Ang paggawa ng mabuti, parang paggawa rin niya ng masama eh. Parehong dapat, walang nakakaalam. Ang pagkakaiba lang nila, pag gumawa ka ng masama, masama naging resulta. Pag gumawa ka ng mabuti, ang resulta maganda. Can you keep a secret? Ano ba yun? Alam ko kung sino si Guardian Angel. Oh? Sino? Walang iba ako hindi. Yours truly. Ikaw? Sikreto natin yan, ha? Kolektor yan ako. Ang laktay ng mga basura. Kilak! Meron ba kami mga tirang pagkain, tol?
Kaya nga dito ako, naghihingi ko ng tulong para kay... Para kay? Kay. Nakita kita. Ano ang sagot ko? Huwag kang mag-alala, hindi ka magugutom. Teka, mali pala ako, no? Lagi ka palang busog, pero... Ano ba? Ano? Aray, kulyo, ha? Ayun, kulyo, ha?